So hello, what's up mga kapumbay? So for today's video is may i-visit tayo na lugar, pasyalan dito sa Daraga Albay. So baka hindi pa ito familiar sa inyo mga kapumbay, so sundan niyo po kami. Kabumbay. Pag narinig natin yung Albay, madalas natin minsan napupuntahan ng mga bakasyon or mga pinupunta natin is yung Linyon Hill, Kawakawa, Farm Plate, Puro. So, kadalas yun narinig natin. Pero, meron pang pasyalan dito mga kabumbay, sa Daraga mga kabumbay, na napakaganda mga kabumbay. At excited na akong pasokin ito mga kabumbay. Dito po tayo ngayon sa Amakata Organic Farm. Kabumbay, ipapakilala ko sa inyo yung pambansang hayop natin, yung kalabaw. So maraming gamit ito mga kabumbay. Ginagamit sa pag-araro, ginagamit sa pagbubuhat ng mga mabibigat na gawain, no, na mga kagamitan. So ito mga kabumbay. So susubukan natin. Kumakay. Kabumbay, ayaw yata So mga kabumbay, nandito tayo ngayon sa part ng kanilang farm. Kaya nga pala sila tinatawag na Amakata Organic Farm kasi hindi sila gumagamit ng mga commercialized na mga pataba. So kaya ganun. Tingnan natin mga kabumbay, isa-isay natin to, baka may makita tayo itong kakaiba. So tara. So mga kabumbay, ito, this is a stingless bee. Ito sila mga kabumbay. So yan. Ito yung mga sili. Ang gaganda mga kabumbay. Ang tataba. Ang sarap talaga dito mag-ikot-ikot. So ito naman mga kabumbay yung greenhouse. Ayan, may mga tanim silang petchay. Yan, malalaki na. Maganda na talaga dito. So puro talaga, talagang pure organic talaga mga kabumbay. So para naman yung sa mga nagsasabong, ako, kung gusto nyo manalo kayo, ito. Ito ilaban nyo sigurado. 100, 200% panalo kayo dito. Oh. Yan. Sure ball mga kabumbay. Kapag yan ang nilaban nyo at nilagyan nyo ng ano yun? Tari? Panari? Sure ball? Panalo kayo! Kalamansi juice ba yung hanap nyo? O, oh, dito. Ang daming kalamansi mga kabumbay. So, plantation ito. Dito na part ng kalamansi. Ito naman mga kabumbay ay taniman ng dragon fruit. Wow! Dragon fruit mga kabumbay. Yan. Pangalan ng tiger na to is Lily. Minsan po. Babae po siya kuya, no? Yes, o babae. Karning baka man, karning baboy, tsaka manok. Ilaw lang? Yes. Ang pinapakain sa kanya? Pinapakain sa kanya is karning baka? Yes po, manok. Karning baka, karning manok, baboy. Karning baboy. Rabbit. Rabbit? Wow, social pala. Mas mahal pa yung pagkain ng tiger na to sa pagkain natin mga kabumbay. So mga kabumbay, nandito tayo sa mga, ano, sa mga klase ng manok. So itong maliit na to is Malaysian Frisel. Yan. Ang cute. Cute pa mga kabumbay sa mga jowa nyo. Ito naman yung mga Brahma chicken mga kabumbay. Yan. Parang ang sarap dito. Meron ding ano, meron ding merong unggoy din mga kabumbay. May merong
naligaw na unggoy dito sa mga manok. Ito parang, ito bahay ng kalapati to. Ito, may mga kalapati dito. Mga kabumbay kalapati. So, yan. Kalapati mga kabumbay. Pero, yun lang, konti lang nakita kong kalapati. Isang piraso lang. Ito mga kabumbay, ito yung mga, kumbaga mga rare type of chicken. So, meron tayong tinatang na ayam simani at saka white faced black Spanish. So, yun mga kabumbay. Nandyan po sila. Ganda mga kabumbay. Ibang klase. Parang sa mga alaga ko mga kabumbay, yung fancy pigeon ko. Ito mga kabumbay, mga bantam na klase ng mga manok. Ang cute ito mga kabumbay. Oh. Parang talisay na ano, na parang talisay na nakulang sa cherry pear mga kabumbay. Yan. Parang kinulang sa ito mga kabumbay. Pero ito talaga yung line nila mga kabumbay. Mga bantam. Bantam sila. Yung silky, scientific name is Gallus Gallus domesticus. So, yan. Yan. Kaya sulit mga kabumbay yung pag-nagbisita kayo dito sa Makata. Kabumbay, nandito lang tayo sa ano, Polish bantam at saka Yokohama chicken. So mga kabumbay, tingnan nyo yung klase ng manok na yun mga kabumbay. Talagang bihira-bihira ka talaga makakita dito. Ganitong ori. So dito lang yan sa Makata. Organic farm. Kaya ano pang hinihintay nyo, visit na kayo dito. Mga kabumbay ay ang black palm cockatoo. So nandyan siya mga kabumbay. Ayan yung bahay nila. Ito naman yung sa ostrich mga kabumbay. Yan. Malaking ibon. Ostrich. Ito yung kanilang teritoryo ng mga kabumbay. Ito naman mga kabumbay is yung cage ng yellow golden pheasant at saka silver pheasant. Kabumbay. Mga kabumbay yung mga pheasant pinapakainan ni kuya. So nun, ang ganda mga kabumbay. Talaga mga super exotic. So mga kabumbay, meron tayo nitong western crown pigeon mga kabumbay. So nakuha natin na malapit kasi nandito sila sa baba. Ganda naman. Magpares ito mga kabumbay. Baka sa susunod na pagbalik natin dito ay magkaparami na ito dito. So yung cage nila mga kabumbay. So yun mga kabumbay, gusto makipag-usap ng ostrich sa atin. Naiintindihan niya siguro yung ating... So what's up? Ito nga ay kumukuha sila ng honey. So yan mga kabumbay, pag yan pwede nang inumin, sabi nila kuya. So dito lang po yan sa ano, matuto sa yung mga organic na pamamaraan, mga pagtanim. So visit lang kayo dito mga kabumbay. Yan, talagang pure organic, walang halong kemikal at kaartihan. Yan, pagkatapos yan ay pwede nang inumin. Ano po? Yan. Okay. So mga kabumbay, dito naman tayo sa mga isda. Kung na-aquarium. Ang ganda mga kabumbay. Super ganda. Super exotic nitong ori na mga isda na ito mga kabumbay. Yan. Super exotic. So nandito naman tayo sa part na ito is yung stingray. So meron dito mga kabumbay, ano? Yan. Ito yung makamoy yung stingray. Maliit pa siya. Yan, baby pa. Yan, ito. Maliliit pa mga kabumbay. So, mga ilang taon pa ito. Ganda. Ito naman yung arapaima. Wow. Kapangit na. Matay na katabas yung mato. Ito mga kabumbay, oh. Nakalabas na yung mata.
Ang laki mga kabumbay. Galit na galit, gustong malakit. Yun, parang ito, parang ano to? Parang shark. Maliit na, parang maliit na pating. Ano, shark siya. Ito talaga kabumbay yung pinakagusto ko kasi nakalabas na yung mata niya. So mga kabumbay, so dito sa mga isdaan dito mga kabumbay is hinahanap ko kung nasaan si Nemo. So wala siya sa aquarium mga kabumbay, nandito pala siya. So okay, okay na kasi nahanap ko na pala siya. Kanina ko pa sa ikot-ikot, akala ko nandito si Nemo sa mga aquarium na to. So nandito na mga kabumbay. Dito naman tayo sa mga maliliit na isda. Ano to? Yan. So mga nandito is yung panda corridoras, white molly, green danyo, pink danyo, yellow danyo, zebra danyo, lame tetra, galaxy rasbora. So yun yung mga ori ng ano ng mga isda na nandito, mga maliliit sila, mga pino. So mga kabumbay, ito naman yung pirana. So nandito mga kabumbay, binibreed nila. Ito mga kabumbay. So ito pa, meron pa dito, binibreed din ito. Ayan, meron na silang anak. Maliit pa. So shoutout sa iyo ni Himaya Alcantara dahil napaka-ilig mo sa mga isda. So, inunahan na kita dito. Kung may time ka, pwede kang mag-visit dito sa Amakata Organic Farm. Nandito lang yung mga isda na baka hindi mo pa ito nakikita. Okay, nandito lang. So, Piraiba Catfish. So, nandito mga kabumbay. Ganda oh. Binibreed ito mga kabumbay. So far, wala pa silang supling. So mga kabumbay, nandito tayo ngayon sa ano, sa Philippine Sylvan Lizard at saka Python mga kabumbay. Okay. So nandiyan po yung Python, yung ano natin, yung Python natin. So maimbing yung tulog mga kabumbay. Malalaki. Ang lalaki mga kabumbay. So nandiyan po sila. At saka dito naman sa isang cage ay nandito naman yung civet cat. Yan. Yun po mga kabumbay. Yan. Yan po sila mga kabumbay. So yun natin pwedeng lapitan yan kasi baka mag-disturb sila. So mga kabumbay, kung gusto nyo mag-kayak, nandito tayo. Pwede tayo mag-kayak dito mga kabumbay kung gusto nyo. Tara, pasokin natin. Hindi mga kabumbay. So, pwede kayo mag-kayak. So, nandyan. Kuya, magkano kuya? 100 per head for 1 hour? So, 100 per head for 30 minutes. So, kung trip nyo mag-kayak mga kabumbay, so, dito kayo. At siya, mayroong mga isda daw dyan. Pwedeng mag-fishing, pwedeng manghuli. Tapos magkano bayad kuya? 200 per kilo. So kung magkakaya kayo mga kabumbay, habang nagkakaya kayo, namimingwit kayo mga kabumbay, pwede. Pag may nakuha kayong isda, 200 per kilo. O mga kabumbay, so saan ka pa? Medyo tipid na yan. So mga kabumbay, kung halimbawa pagod na kayo sa kakaigot dito at gusto nyo muna mag-relax sa on, pwede kayo dito mga kabumbay. Tara! Tapos meron pang music na kasabay. Sarap sa tingin mga kabumbay. Tulog muna tayo. So mga kabumbay, nakauwi na nga tayo at inabot tayo ng ulan sa daan kanina at tinatap na tayo nakapagkuha ng videos habang tayo ay pauwi na. So ngayon nga pala gusto ko nga palang mag-shoutout. Shoutout kay Sir Cax Tolosa, Claveriano Vlogger, supportan po natin yan. Claveriano Vlogger po. Subscribe po natin yan.
And shout out nga pala kay Francia Valderrama, ang kaibigan ng aking misis. So maraming salamat sa iyo, Kabumbay, sa iyong pagsuporta. At sa mga Kabumbay po natin dyan na hindi pa po nakapag-like, nakapag-share, and nakapag-subscribe sa ating channel, please like, share, and subscribe na po. And hit mo na rin po yung notification bell para lagi po tayo updated sa mga susunod natin mga videos. Maraming salamat po.